Binuweltahan nga ni Tito Soto ang lahat ng mga kapamilya stars at kapamilya supporters na tila isinisisi kay President Duterte ang pagsasara ng ABS-CBN. Ito ang paninindigan ni Senate President at 8 Bulaga host Tito Soto na walang kinalaman si Pangulong Duterte sa naging kaso ngayon ng ABS-CBN. Nag-expire nga ang kontrata ng Kapamilya Network noong May 5, 2020 at hindi na nabigyan pa ng Provisional Authority para makapag-televise ng kanilang TV channel. Ayon mismo kay Senate President Tito Soto, walang kinalaman ang Pangulo ng Pilipinas na si Pangulong Duterte sa pagsasara ng ABS-CBN dahil taong 2014 pa nang unang i-request ng ABS-CBN ang kanilang franchise at hindi pa si Pangulong Duterte ang presidente noon. Nilinaw din ni Senate President Tito Soto na walang karapatan ang ilang mga big stars na tila nagkakaroon ng kanilang pagsisisi sa pamahalaan at ilang pang government officials dahil ang pagpapatigil sa ABS-CBN noong May 5 ay nasa batas naman talaga. Simple lang daw ang naging construction ni Tito Soto sa lahat ng mga nangyayaring ito at ipinaglalaban ng Kapamilya Network. Ayon kay Tito Soto, hindi na dapat pang umalma ang mga kapamilya stars dahil simple lamang ang problema ng ABS-CBN. Nag-expired ang kilang kontrata at kailangan ma-renew. Ganun lang kadali. Nagkaroon din ng example si Tito Soto sa isang online interview kung saan sinabi niya na parang lisensya lang yan ng mga nagda-drive o driver's license. Kung hindi ka nakapag-renew ng iyong lisensya, natural hindi ka makakapag-drive. Ganon din daw ang application sa franchise ng ABS-CBN. Hindi na rin yung kanyang prangkisa, natural hindi rin daw ito makakapag-broadcast dahil ayon mismo sa batas, walang sino mang media company sa bansa ang magkakaroon ng privilege na magkaroon ng kanyang televised ang mga TV program kahit na expired ang kontrata. Ayon daw kasi sa saligang batas na sumasaklaw sa lahat ng naging problema at kaso ng ABS-CBN, hindi naman daw ganun kalaki ang problema ng ABS kung magkakaroon lang sila ng pagkakataon na marinyo ang kanilang prangkisa at sabihin sa Senado kung ano talaga ang kanilang pagkukulang. Madali lang naman daw solusyonan ang lahat ng naging problema ng ABS-CBN kahit hindi na kailangan pang pumutak ng ilang mga kapamilya stars at gayon din ang ilang mga kapamilya supporters. Ayon pa sa kanila, tila pang great school lang ang explanation na dapat ibaliwanag sa ABS-CBN dahil sobrang simple lang ng kailang problema. Maaaring marinyo ang kailang prangkisa pagkatapos nga ng ECQ at magkaroon ng pagdinig sa Senado. Sa isang interview, ito ang sinabi ni Senate President Tito Soto na ipagtanggol si President Duterte sa lahat ng mga bashers, kapamilya stars at kapamilya supporters na isinisisi sa Pangulong pagsasara ng ABS-CBN. And he quoted that, "We can't blame ABS-CBN closure on Duterte. Ang tagal na nito, ABS-CBN franchise bills, di ba 16 Congress or 17 Congress and 18 Congress? So let us not directly say na kasi ayaw ni Presidente, kaya ayaw nilang kumilos. Parang I cannot believe that because 2014 naman, hindi si President Duterte ang Presidente." Unquote. Paliwanag na ito ni Tito Soto, malinaw na walang karapatan ang maraming kapamilya supporters at gayon din ang ilang mga kapamilya big stars na sinisisi kay Pangulo ang pagsasara ng ABS-CBN. Taong 2014 pa nga daw nang unang ihain ng ABS-CBN ang kanilang franchise renewal at hindi si Pangulong Duterte ang presidente nito kundi si Noynoy Aquino na siyang nagkaroon ng pagkakataon na unang tumanggap ng franchise request ng ABS-CBN. From 2014 until 2020, noon nga daw ang mga years na nakapending na ang ABS-CBN franchise renewal request na tila hindi na naasikaso ng Senado. Kahit maaaring gawin lamang daw ng ABS-CBN after the enhanced community quarantine ay magkaroon agad ng pagpupulong sa Senado at magkaroon na ng agreement kung maipapasaba ang panibagong prangkisa for 25 years ng ABS-CBN o mananatili itong sarado magpasamahabang panahon. Sa naging balita na ito at tila pagdepensa ni Tito Soto kay Pangulong Duterte, ano ang iyong magiging opinion? Just comment below.